Hello Marcos Park, kamusta kayo? At Marcos Park, po natin ngayon pag-usapan natin ng ang mga tips kung paano magkakagusto sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat Marcos Park, start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips kung paano magkakagusto sa'yo ang isang lalaki, palagi kang maging magiliw sa kanya. Yan ang unang bagay guys na dapat mong gawin. Upang isang lalaki maaaring magkagusto sa'yo, o kahit sino pa yan, posibleng magkagusto sa'yo, ang pagiging magiliw. Eh, bakit naman ganyan kay Spark? Seryoso ba yan? Totoo ba yan? O bakit? Anong gusto mo? Ano bang kabaliktaran ng pagiging magiliw? Hindi ba't yung may ugali na masama? Mata pobre, mapagmataas, bastos, at mahirap kausap, mahirap lapitan, at laging nakasimangot. Paano ka magugustuhan ng isang lalaki kung ganun ka? Kaya kabaliktaran ang gawin mo, maging magiliw ka. Eh, ka-inspired, paano ba maging magiliw? Ang pagiging magiliw, yung pagiging mabait, marunong makisama, palangiti, masayahin, marunong magbiro, marunong sabihin natin magpasensya, at positibo palagi yung itsura niya, positibo palagi yung aura niya, yung vibes niya. Diba? Hindi siya, sabihin natin hindi siya masungit. Ganon. Alam nyo, isa sa mga nagpapaakit sa mga kalalakihan. Para yung isang gayuma ng isang babae kung bakit ang isang lalaki ay nagkakaroon ng interest sa kanya. Sapagkat ka-inspired, ang mga kalalakihan, pakitaan mo yan ang pagiging magiliw mo, maaari yung mahulugan loob sa'yo. Eh, ano ba example ng pagiging magiliw? Yung pagiging maasikaso. Tapos, concern. Tapos, sabihin natin thoughtful. Diba? Sabihin natin na iniisip niya yung kalagayan mo. Concern siya kapag na malungkot ka, pinapasaya ka niya. Magiliw yung ganong klaseng babae. Maging ganon ka sapagkat isa yan sa pinaka. Talaga namang hinahanap-hanap naming mga kalakihan. At white material yan. Isipin mo. Mga matured na yung lalaki. Ang gusto namin, yung mga kasama namin panghabang buhay, at kapag nakita niyang magiliw ka, ay isipin niya, magiging masaya ang buhay niya pag ikaw na pangasawa niya. Hindi ka mahirap magiging girlfriend. Pero kapag kapaligtaran na nakita niya sa'yo, talaga naman kay inspired, baka iwasan ka pa niyan. Bagay na totoo. Tandaan mo yan. Upang ang isang lalaki ay talaga namang magkagusto sa'yo, maging magiliw ka sa kanya kapag nakikita kayo, magkasama o magkausap, ka-inspire. At ang pangalawang tips, mag-inspire para magkagusto sa'yo ang isang lalaki. Iparamdam mong gusto mo siya pero hindi masyado. Yun ang pangalawa, ka-inspire. Ano yung ka-inspire? Paramdam ko na gusto ko siya? Oo, pero hindi masyado. Bakit naman ganun ka-inspire? Nakakahiya naman. Baka mamaya umiwas yan. Baka mamaya mag-turn up yan. Eh, negatibo ka. Masyado kang negative mag-isip eh. Nag-overthink ka kagad eh. Alam nyo, challenge ngayon sa lalaki. At gusto rin ng lalaki yan. Hindi naman sa isipin mo to. Ikaw yung may gusto. Ikaw yung may crush. Hindi naman siya eh. Ikaw. Kaya dapat talaga sa umpisa, ikaw yung parang medyo lang ha, medyo mag-chase, medyo mag-validate, medyo mag-effort, gagawa ng paraan. Sa isa paraan. Eh bakit yun yung kayo spark? Okay. Dapat niyang malaman na gusto ko siya. Oo, pero hindi masyado. Yun, hindi masyado. Bakit? Kasi isipin niya, kunyari, nararamdaman niya, nakikita niya na gusto mo siya kasi magiliw ka sa kanya, nagbibigay ka ng time, mabait ka sa kanya, palagi mo siyang niningitian, sweet ka sa kanya, at iba pa na para maparamdam mong gusto mo siya. Ngayon, kapag nakita o na-notice o na-sense ng isang lalaki na gusto mo siya, eh, ang nasa isip ko agad doon, gaano na katindi ang paggusto mo sa kanya. Yun yung naisip ng lalaki, yun ang naisip namin eh. Gustong-gusto kaya ako nito or medyo gusto lang ako nito? Alam nyo, kapag pinakita mo sa lalaki na gustong-gusto mo siya, matuturn up yan sa'yo. Malaki ang chance, ha? Hindi man sa lahat ng pagkakataon, pero papakita mong gustong-gusto mo siya, balo ka sa kanya, mahal na mahal mo siya, sabihin natin gagawin mo lahat para lang maging kayo, gagawin mo lahat para lang makuha siya, gagawin mo lahat kahit na kalimutan mo yung respeto mo bilang babae, basta magustuhan ka lang ng lalaki, ayun, talaga namang ayaw namin ng ganun, ka-inspired.
gusto namin yung nagpapa-heart to get pa rin. Oo, yung para bang gusto mo ako, oo, gusto mo ako. Pero parang hindi. Diba, isipin mo yun? Yung tipong okay ka ngayon, okay ka naman sa kanya, pero parang hindi mo rin sa gusto. Yung parang ganun, let's say, nagchat-chat kayo, nagte-text, nagme-message, kung saan kayo nagme-message, nag-uusap sa message. Nakikita niya, nararamdaman niya, gusto mo siya, pero parang hindi rin kasi ang tagal mo mag-reply. Pero pag nag-reply ka naman, maghiliw ka naman. Para, gusto mo siya na parang hindi, di ba? Kaya yung spark. Kapag ganyan na magkakaroon ng interest sa iyong sumalaki, sapagkat magwa-wonder siya, makikurious siya sa iyo, at iyon ang magiging daan upang tumasang interest niya sa iyo. Bagay na maganda sapagkat ang interest ng isang tao ay napupunta sa pagpapahalaga. Sapagkat iniisip ka niya, nagiging ba siya ng oras para isipin ka, talaga naman ka-inspired. Pakita mong gusto mo siya, paramdam mong gusto mo siya, pero wag sobra. Dahil sigurado ako, mabibigo ka. Ayaw ng lalaki na sobrang patay na patay sa kanya yung babae. Dapat nang malamang gusto mo siya, pero hindi masyado. Ikaw nang balang bumalanse, pigilan mo yung damdamin mo, huwag kang masyadong halata ka-inspired. At ang pangatlong tips mga ka-inspired para magkagusto yung isang lalaki, magpaganda. Magpaganda ka. Yung pangatlo ka-inspired, ka-inspired talaga ba? Oo. Talaga naman ka-inspired ang mga kalakihan kami. Mga ano kami, sa gusto namin sa mga mata namin, gusto namin magaganda. Real talk na. Diba? Magaganda talaga. Ngayon, paano yan pag di ka nag-aayos? Paano yan pag hindi ka nagpapaganda? Paano yan pag di mo inaayos ang sarili mo? Paano yung pag okay ka sa ganyang ano, let's say, okay naman, may tsura ka naman, maayos ka man naman, pero improve mo pa. Mag-self-improve ka pa. Magpaganda ka pa. Diba? E di sana, kung sapat na yung ganyang ganda mo, di sana, sa umpisa pa lang, siya na kagad yung nagkagusto sa'yo. E hindi ka nga niya nagustuhan, ikaw pa rin yung may gusto sa kanya. Kaya ang dapat mong gawin, kontrolin mo ang sarili mo, sapagkat hindi mo makokontrol ang isip at puso niya. Ang dapat mong kontrolin ang sarili mo. Kontrolin mo kung paano maglalo ka mag-i-improve, mag-invest ka sa sarili mo. Bumili ka ng mga pampaganda. Mag-exercise ka. Magpaganda ka. Gawin mong attractive ang sarili mo. Bumili ka ng mga bagong damit. Magpabango ka. Magpaganda ka ng buhok. Mag-makeup ka ng sapat. At sabihin natin, magkaroon ka ng sarili mong style sa forma mo at kilos mo. Mas lalo kang gaganda kapag nakita ng isang lalaki na nag-i-improve ka. Doon pa lang, magkakaroon na siya ng interest sa'yo. Bakit? Sapagkat napansin niya na gumanda ka. Pumasok ang attraction, at pumasok ang interest sa isip at puso niya. Dahilan kung bakit siya ay magkakaroon ng pagpapahalaga sa'yo. Sapagkat ikaw mismo nakikita niya pinapahalagahan mo ang sarili mo. Bagay na totoo upang ang isang lalaki mahalin ka. Magustuhan ka at talaga namang hanap-hanapin ka sapagkat gusto naming mga kalakihan yung babae na palaging nag-i-improve. Yung ginugulat ba kami? Yung literal na gulat ha. Yung ginugulat kami na, teka lang, parang mas lalo siyang gumaganda. Teka lang, nung nakaraan ang taba niya. Ngayon, ang sexy na niya. Teka lang, nung nakaraan, hindi naman ganyan yung kutis niya. Ang ganda na ng kutis niya ngayon ha. Wait nga lang, parang ang pula ng labi niya ngayon. Ba't parang bagay sa kanya yung buhok niya ngayon? Parang napakabango niya ngayon, dati hindi naman. Parang ang sexy niya maglakad ngayon, dati parang siga. Diba? Dapat ganun. Ka-inspired sa isang mga bagay na dapat mong tandaan. Isip-isipin at gawin. Upang ang isang lalaki laging mag-invest din sa'yo ng pag-iisip sa'yo. Magtaka sa'yo at sa katagalan ay magagusto sa'yo. Magpaganda ka, ka-inspired. At ang mga pala tips mga ka-inspired para magagusto sa'yo ang isang lalaki. Dapat makita niyang malapit ka sa karamihan. Yan ang pang-apat ka-inspired. Dapat, mahalaga talaga na marunong kang makisama sa kapwa mo. Mahalaga talaga na marunong kang, sabi natin, maging friendly, maging palakibigan ka. Nakakatulong yan. Sa isang mga nagagawa ng pagiging mabait sa kapwa mo, pag nakita niya na malapit ka sa mga tao, gusto kang kausap ng mga tao, yung mga tao natutuwa sa'yo kapag kausap ka, magaan ang loob sa'yo ng mga sa paligid mo, madali kang lapitan, palangiti ka, napapasaya mo yung mga kausap mo, marunong ka magbiro, at close mo yung karamihan, talaga naman, gusto namin yung ganyan. Sa isa mga pinakasikreto, dapat yung malaman ngayon mismo. Pag nakita ng lalaki, parang dami niya yata ang kaibigan. Parang ano yata, parang dami niya yata ang close friend. Hindi boring ang buhay nito.
mabait tong tao na to kasi yung mga tao gustong-gusto siya at mukhang masayang kasama to kasi napatawa ng tao yung mga kasama niya, napapangiti niya. Diba? Kaysa naman sa nakikita niya na nag-iisa ka lang, wala kang kaibigan, o kung may kausap ka man, nabubuisit sa'yo, may kaaway ka pa, may nababalita pa siyang kaaway mo. O kaya naman, sabihin natin na para napapansin ng lalaki, ayaw kang lapitan ng mga tao kasi nakasimangot yung mukha mo. Tingin mo magugustuhan ng lalaki pag ganun? Hindi. Ayaw namin ganun. Gusto namin yung babae yung mabait, marunong makisama sa tao, gusto ng mga tao sa paligid, mabait, marunong makisama. Dapat mapansin niya yan. Dapat makita niya yan sapagkat dagdag points yan sa isip at puso niya. At kapag yung points na yun ay dumami, napupunta yun sa attraction at interest. Bagay na maganda upang mas lalo ka maging mahalaga. At siya ay tagamang mag-effort upang kilalanin ka. Sapagkat makikurious siya bakit ang mga tao ay malapit sa'yo. Gugustuhin ng kilalanin ka. Okay, it's fine. Since sa mga katotohanan, dapat mong gawin tips ko sa inyo upang magagos sa'yo ang isang lalaki. Sikapin mong mapalapit at makita niya na ikaw ay gusto ng karamihan ng tao sa paligid mo, ka-expert. Ano ba naman tips mga ka-expert para magagustuhin ang isang lalaki? Alamin mo ang mga bagay na gustong-gusto niya, ano pa niya mga ka-expert. Alam niyo mga ka-expert, dapat mong gawin niya. Sa isang mga talagang pinaka-legit at sekreto upang magustuhan ka ng isang tao. Upang makaiwas ka na rin sa mga pagkakamali para hindi siya ma-turn off sa'yo. Alamin mo yung mga bagay na gusto niya at yun ang gawin mo. At yun ang talagang ka-expert, sikapin mong magawa din o sabihin natin malaman. Dahil pag nagawa mo yan, yung bagay na yan, na master mo yung mga bagay na gusto niya, mata-turn on sa'yo yan. Ganon talaga yung ka-inspire. Alam nyo, ganon talaga, may gusto ka sa kanya, mahal mo siya, o may lihim kang pagtingin sa kanya. Alamin mo yung mga gusto niya. At alamin mo yung mga ayaw niya, para maiwasan mo yun. Kaya minsan hindi tayo nagugustuhan, kaya minsan hindi tayo pinapansin, kaya minsan nataturn off sa atin yung tao, yung crush natin. Dahil meron tayong nagagawa ng mga bagay na ayaw niya pala. Nagagawa mo yung mga bagay na hindi niya pala gusto. Kasi hindi mo alam. Diba? Tapos ngayon, pag may ginawa kang gusto niya, natutuwa sa'yo, diba? Tapos minsan, nagugulat ka na lang. Kinakausap ka niya, diba? Ganun lang yan. Yung mga bagay na tips ko sa inyo, ka-inspire. Alamin mo yung mga bagay na gusto ng lalaking mahal mo o yung mga bagay na gusto ng lalaking nagugustuhan mo. At yun ang gawin mo. At yun ang suportahan mo. At yun ang alamin mo. Dapat niya makita sa'yo upang siya'y lalo rin magkaroon ng interest sa'yo. Sapagkat yung bagay na gusto niya ay talaga namang nakikita niya sa'yo ka-inspire. At ang pangalan tips mga ka-inspire para magusto yung sa lalaki. Makinig ng mabuti kapag meron siyang sinasabi. Yung pangalan ka-inspire sa pinakamahalaga. Maging ano ka, maging good listener ka. Kailangan pag may sinasabi na lang ako, may kinakwento, mayroong sinasabi sa'yo, mag-focus ka. Magpakita ka ng interest sa sinasabi niya. Pakinggan mo siyang mabuti. Sapagkat, base na rin sa pag-aaral sa psychology, kapag ganyan ka, nahuhulog unti-unti ang loob sa isang tao. Sapagkat noon ko pa sinasabi na sa mundong ito, tayong mga tao sa dami ng problema at pagsubok sa buhay, naghahanap tayo ng mga taong handang makinig sa atin. Ngayon, kapag nakatagpo ka o nakatagpo ang isang tao ng taong handang makinig sa kanya, hahanap-hanapin niya yon, papahalagahan niya yon, at hindi niya napapansin na uhulog na ang loob niya doon. Ka-inspired, tandaan mo yan, sa pinakasikreto, totoo yan, legit yan. Pag ang isang lalaki gusto mong magustuhan kanya, maging good listener ka. Pag nagkukwentuhan kayo, pag nag-uusap kayo, bigyan mo siya ng pagkakataong tapusin ang sinasabi niya. Huwag puro ikaw, ka-inspired. Sa isang mga bagay na tips ko sa inyo upang magagusto sa'yo ang isang lalaki, ka-inspired. Alam mo itong tips mga ka-inspired para magagusto sa'yo ang isang lalaki? Medyo tagalan mo ang mga reply mo sa mga message niya. Yan ang mapito ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Tatagalan ko yung reply? Medyo. Medyo lang naman. Hindi naman yung sobrang tagal. Diba? Pakita mo na hindi ka atap na atap sa kanya. Pakita mo na busy ka, pakita mo na hindi mo siya gustong gusto. Gusto mo siya, pero hindi mo siya gustong gusto. Mahal mo siya, pero hindi mo siya mahal na mahal. May pagtingin ka sa kanya, pero hindi sobra. Diba? Huwag mo siyang masyadong i-validate. Upang hindi siya maging mayabang. Upang hindi lumaki ang ulo niya, at hindi siya magmalaki sa'yo. So, kapag nangyari yon, lalayuan ka niya,
at hindi siya mag-i-effort sa iyo sapagkat alam niya na kung ano ang damdamin mo para sa kanya. Dapat sapat lang. Dapat nagpapaka-busy ka rin. Pakita mo sa kanya may sarili kang buhay. Pakita mong hindi mo siya ganun kagusto. Pakita mong mahalaga ang oras mo. Talaga naman, isa yung sa mga tips kay Inspire. Huwag kang mabis mag-reply. Kapag nagkaka-chat kayo, nagkaka-text, dahil pag ginawa mong napaka-bis mo mag-reply, iisipin ng lalaking mahal na mahal mo siya. Pag mabis kang mag-reply palagi, at message ka pa ng message, iisipin ng gustong gusto mo siya. At walang challenge doon, walang mystery doon, mataturn up ng lalaki sa'yo, maboboring siya sa'yo. Diba? E paano pag ano yan? Paano pag hindi ka naman masyadong attractive sa kanya? E di mas lalong nilayuan ka. Diba? Maganda kung attract, kung gusto ka din niya, mapagbibigyan ka pa niya. Pero paano pag ikaw lang yung magusto sa kanya, tapos pinapakita mo pang baliw na baliw ko sa kanya, baka mga ilang araw di ka na message niyan. Kaya huwag kang mabis mag-reply para isipin ka niya, para katagalan siya naman ang maghabol sa'yo, ka-inspired, at magkagusto rin sa'yo. At mga tips mga ka-inspired para magkagusto sa'yo ang isang lalaki, palagi kang magpabango. Yan ang pangwalo at pinakahuli kay Inspired. Siyempre, hindi mawawala sa listahan yan. Ang isa pinakagusto ng mga kalakihan sa isang babae, mabango. Kung magiging mabango ka, malamang sa malamang ay lumamang ka talaga sa mga kakompetensya mo. Kakompetensya? May kakompet ako? Alam nyo, mga Inspired, kung nagagusto ka sa kanya, sigurado ko meron ka nakitang katangian sa lalaki niyan. Kaya ka nga nagagusto eh. So, tingin mo ba, ikaw lang ang nakakita nun? Malay mo, marami nagkakagusto sa kanya. Malay mo, marami palang babaeng naghahabol sa kanya. Paano ka ngayon magiging number one? Paano ka ngayon mananalo? Kaya dapat, Inspired, gawin mo yung mga tips na yan. Kasi yan, dapat lagi kang mabango. Sabi ng iba, hindi ako gandahan kay Inspired eh. Hindi mas lalo ako magbabango. Alam nyo, kahit magaganda pa sila, kahit sobrang gaganda pa nila, kung ikaw naman ay napakabango, sigurado kay Inspired, ikaw pa rin. Sa'yo pa rin siya lilingon. Talaga naman, ikaw pa rin ang hahabol ng ilong niya. Sa isang mga sikreto, palagi kang maging mabango. Bumalik ka, mag-invest ka ng pabango para sa sarili mo. Dapat maamoy ka niya. At upang ang lalaki ay maaaring magkagusto sa'yo, kay Inspired. So mga Inspired, lang po na maraming salamat mga Inspired sa pagtapos ng vlog nito. Kasi pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga di pa po nakasubscribe. Ay pasusya mga makasupala at click yun rin po notification bell upang maging updated sa iyo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coach o magpa-advise. Pakimess lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko, pakichat lang po ako, pakimessage ako, at ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga makasupala, mag-ingat kayong lahat, mahal ko po kayo, at muli, be inspired!